mo na mga bagoy. Fighter pa din? Your team is picking. Yun pa din. Oh, hindi mo yung fighter. Pero dito, kinuha na ni May tatanong ako sa mga tao dyan, kay Mika Joy Mendez, bakit ak kayo ng ak? Ak! Lahat din naman nakakausap kung ganyan, bakit ak lang ak? Si Christina, ganyan din. Ano ba meron? Ak! Hindi. Ha? Siguro, alam ko ibon yun eh. Diba? Pag mga ano, pag uwak mga pa yun. Uwak, no? Uwak yun, diba? Diba? Pag ak! Ak lang ak, ang pong makaroni. Ah, taong ibon ba sila? Mga taong ibon ba kayo? Ano ba yung ak na yan? Mali ko ba dyan sa ak na yan? Kasi tropa kami, ganun talaga. Ha? Ah, parang sinasak. Choke me daddy. Parang gano'n. Choke me daddy. Mamaya yun. Ibon. Ibon. Ibon tapos. No. Siguro kung sang ibon to may sila napakpan. Ang ibon, ak. Pag minsan yung mga lalaki naman, aw. Aw. Mga aso naman. Hindi ako talaga di mo maintindihan. Choke me daddy. Pero eto na nga, game number 3, Nyx Roxy versus Kel VJ sa red side natin. Ang blue side naman natin ay si paring Nyx Roxy. Same pa rin ang role pero nagkaiba lang sila. So kanina, ang umawak ng show ay si Nyx Roxy, ngayon si Kel VJ naman. And let's see, tingnan natin kung ano nga bang mangyayari. Tingnan natin kung ano nga, uy, tamang meow lang yung mga tropa dun. Ayan, nagkaroon na ng mga kanya-kanyang ano na. Kanya-kanyang mga panunumpa. Sakit na dun, oh. Oo. Version show dun, pero yun nga lang, hindi rin kasi kaya ng isang... Tama, may charger ka. Ay, ito. Yan, tapos na ako. Kasi gusto ko lang maramdaman yung maka-charge sa original na charger. Kasi yung charger ko, peke. Ganun nga, mabilis nga mag-charge, mabilis din malow, but... Mm-mm. Pero pagka-original yung charger na gamit, matagal din. Teorya ko lang. Teorya mo lang. Teorya ko lang. Oink! Oink! No. Dun sa mga bagong pasok dyan, eh, welcome po dito sa King of the Dawn, syempre. Hatid sa inyo ng Just ML. And syempre, thank you rin sa ating mga sponsors, Unipin, Stilsers, and Cherry Mobile. Shun po, Jit Kundo pa nga. And what a cyclone ay nakuha niya. Tingnan natin kung anong mangyayari. Tamang clear na nga lang dito si paring KLVJ. 1-1 ang ating score. Game number 3 to, ha, mga idol. It's a door giant match na para sa kanila. It's third game. Tama. Lakas ni Nick Roxy. Oh, malakas yan talaga. Sharky Albert Rainier Agustin. Michael Unidad. Yan si Christina, lagi yung ak lang ak. Ewan ko dyan. Hindi ko alam kung sisi o pugo yun eh. Di ba may binibiling ganun? Yung parang nakukuha sa mga ano, yung mga beep. Uy, di ko lang. Way of the Dragon, nabigyan dito ni parang Gina Cole. Pero, uy, nabigyan. Nasaktan. Pero, Aegis ba ang binuo? Aegis ba yun? Yes, no. It's an Aegis. Aegis para kay Kel VJ. Pero, Nyx Roxy, lamang ngayon. I think makakakuha siya ng first turn dito. Parehas lang sila ng item pero pipiliin dito ni Nyx Roxy ay umalis na lang at wag nang ipagpatuloy yung mga bagay-bagay. Qualifiers, diba? May sumagot ng English. May sumagot na. Taray, English. Yeah, sana all naging English. Ak naman, ak kasi naman. Ha? Qualifiers pa lang to. Ba't ang hihilig nyo mag-ak? Mga ano ba kayo? Mga uwak ba kayo? Oo nga ata, mukhang na... Ano ba nangyari sa mga tao ngayon sa comment section? Oo, parang guys, naging ibon lahat. Guys, tingnan nyo, 80 shares pa lang tayo. Pabuti naman natin to ng 1,000 shares para naman malupit, di ba? Ano daw? Shout kay Aren. Aso si Christina. Nakagat ng aso yan. Papunta ng aso yan. Nung isang araw, ano yan eh? Ibon-ibon, nag-ak-ak. Tapos, di ba, galing siya dito. Tapos, pag uwi niya, nakagat ng aso nung kinaumagahan. Ayun na. Kaya naman pala. Nag-aaw-aw-aw na. Ak-dog. Ak-dog pala ang gusto. Sarap nun. Hindi pa ako makain. Nakalimutan ko na kasi alagaan yung sarili ko sa pag-aalaga ko sa iba. Yung kasi yun. Okay lang ako. Di naman masakit. Ayos lang. Ang ugot. Oo, ayos lang. Hindi ako kumain. Ayan, medyo... Dati ang alam ko, nagda-diet ka lang eh. No, ngayon, gusto ko nang kumain para makalimutan ko yung mga bagay-bagay. Sabi, baliw na daw si Persian. Sabi ni EJ Lorenzano. Baliw na ako sa'yo, EJ. No, mas baliw yung binibigay mo lahat tapos hindi ka na-appreciate. Yun yung mas baliw. Nako po. Pero eto na nga, mga kaibigan. Nyx Roxy. Uy, Way of the Dragon nabigay dito ni paring Gina Cole. Pero shun po lang, tamang clear lang ng mga minions niya sa middle lane. Siguro medyo na paano yung ano niya doon. Gusto niya siguro diretso doon sa may tori kaso hindi. Pangatlong hindi mo na yan. Baka hindi mo na sabihin yan. Nagtududa na ako dyan. Ano?
La, nalimutan ko na yun. Nalimutan mo. Ako na eh. Okay lang yun. Goods lang yun. Pero eh, ito nga. Uy, tamang racket lang. Habulin. Ages na naman. Hahabulin nga ba. Sa pagkakataong ito, may flame shot pa yan. Oh my G. Uy. Init siya mo, tapos pinlame shot mo. Anong sense nun? Wala rin. Medyo mali siya dun eh, no? Mali yun. Maling-mali na umibig ka sa taong di ka mahal. Maling-mali yun, tol. Sinasabi ko sa inyo eh. Apakadaming... Gusto mo bang mali kumain? Hindi, okay lang ako. Hindi masakit yun. Pwede naman natin pag-usapan. Hindi naman masakit yung guys, di ba? Hindi naman siya talaga masakit. Parang alam mo kung kanino galing yan? Sa dami-dami ng babaeng kakagusto sa akin. Sa maling tao ka pa ba napunta? Oo, tama ka naman dun. Naku. Tingnan natin dito, Nix Roxy. Ang dami mo naman, Bob, pagka ganyan. Lahat ng Bob, nasa'yo. Nasa'yo na lahat. Mm-hmm. Tamang pero, tao lang yung hindi. Hindi pa rin talaga. Oo, pero ang ginagawa ni Nix Roxy, kahit kaya niya nang pumush, hindi siya pumupush, no? Oo, medyo na ano siya dun eh. Siguro na ano lang siya, na... Ano to? Or siguro gusto niya bigyan talaga ng magandang laban. Hernan magandang match? Navarro, shoutout sa'yo. Pa-shoutout, ano? Live from sa kaharian ng Saudi Arabia. Yun, sa Saudi Arabia. Navarro. Ingat kayo. Ingat kayo dyan, ingat kayo dyan. And Eduardo Bunye, ayan, shoutout din sa'yo. Tama ka dun. Maling-mali talaga daw yun eh. Mali talaga. Pero mas mali pagka pinatay mo to. Kasi siguradong talo si KillBJ pag namatay siya sa pagkakataong ito. Kasi nakakadalawa na eh. Ay, nakaisa na si Nix Roxy. So, pwede niya makuha yung 2 towers after nung kill na yun. Kasi level 10 na din to si paring KillBJ. So, magre-respond niya ng mga 30 to 45 seconds. So, may chance pa siya na makakuha nung dalawang tore. So, it's over na agad yun para kay KillBJ. So, lalaban agad siya sa lower bracket, diba? Medyo nahihiwagaan nga rin talaga ako sa ginagawa nitong Nix. Kanina, pwede niya na nga i-push. Pero bakit nga hindi niya nga pinush? No? Siguro ano more on kills na lang ang gusto niya. Pinapalit niya yung mapa. I mean, gusto niya, stable gusto niya lang yung mapa. Kumbaga, alam niya kung saan pupunta, ganun. Kesa naman i-push niya. O, kasi lalo na nga sa early game. Kaya nga na sinabi. Kasi kaya niyang patayin eh. Kaya niya na talaga eh. Kaya niyang patayin. Tapos kaya din siyang patayin ni KillBJ kung sakali. O, nakauna pa, diba? Naku po. Yun na, endless battle pa nga nakauwa. Shoutout kay Ashley Abayari. Oh, ba't ganyan matchup sa fighter? Eh, yun idol eh, yun ito napili. Ito po yun yung... Pero yun nga, gaya bago namin ilabas yung ganyang... Tinesting naman. Oo, tinesting namin. Tinesting naman, mga kaibigan. So, fair po yan. Oo, fair yan, fair. Depende na lang sa kung paano nila i-execute ng maayos. Oo, tama ka naman dun. Pero, op, eh, ito lang. Ang sakit ng damage, oh. Meron pang slow coming from the red buff. So, grabe. Oo. Shoutout kay Larm Regalado. Shoutout kay RV Antonio. RV Antonio, ayan, shoutout sa'yo. Rafael Ramon Hernandez, shoutout sa'yo. Pero eto nga, ako po, yun pa ang masakit doon. Nakakapag-ages siya. Agad-agad. Kahit itulak siya ng, ano, ng flame shot, eh, nakakaalis-alis din siya. Though medyo delikado din for the Joe Head kung medyo ipapa-late game niya pa. Kasi katulad ng ginawa kanina ni Cho, ni KillBJ kanina, same situation lang. Pwede niyang ano, napaliktad pwede niyang, pa ng isang chow. Oo, eh. Eh, dito kasi kay Nix Roxy, para sa akin, lamang si Nix Roxy dito kung sakali. Kung napatay niya si, ano, si KillBJ, it's over na yun. Oo. Ang abante agad siya. Eh. Oo. Yun yung mali kanina ng isang chow, which is lamang na siya doon kanina. Lamang na siya talaga, early stage of the game, kasi kaya niyang pushin eh. Or kaya niyang kumuha talaga. Pero ang gusto kasing gawin dito ni Nix Roxy, kill muna. Oh, para mas secure, 'di ba? Kaysa naman ipilit niya yung push tas mapatay siya, madidiretso agad siya ni KillBJ kasi may damage din 'yun. So masakit din sa ulo. Shoutout po kay Eros Pinsan ko, sabi ni Ashley Yu Abayari. Shoutout kay MJ Jordan. Josh Cordero, shoutout sa iyo. Parang auto no, actually kanina nanalo yung show ni KillBJ. Oh, depende kasi. Lang din kasi. Depende yan sa magiging galaw nila eh, tsaka sa spells nila eh. Kung sa early at early game lang talaga mapapansin ng lahat, makikita nyo lahat, talagang medyo lugi talaga yung show. Lugi talaga yung show sa early. Pero syempre, kung magpapaka-safe ka, hanggang mag-level 5 ka o mag-level 7 ka, lalamang at lalamang ka. Kasi madali kasing sabi, sa totoo lang, tayo minsan as viewers, madali sabihin natin na kaya mo yung aggressive yan. Pero hindi pero din once na ikaw yung naglalaro, nandun, ikaw yung hindi naglalaro. Mo siya masasabi. Madali lang talagang sabihin. Pero mahirap gawin yung mga bagay-bagay. Yun nga, show na yung laging nanalo, hindi pa nanalo yung Joe dito for the two games. Tama ka naman dito, mga kaibigan. Pero level 14,
si paring Kel VJ. For the series, ito nga pala ang ating first series of the day. Siyempre, dito lamang yan sa King of the Dawn ng Just ML. Sa mga bagong pasok, eh, meron tayong prize pool na 100K para sa mananalo at tatanghaling King of the Dawn ng Just ML. Oh, ang laki ng papray. Parang gustong-gusto ko lang talaga na sumali. Oh, masarap sumali dyan. Oo, no? Oh, isipin mo, maglalaro ka lang. May pera ka agad. Ipaglaban nyo yan. Ipaglalaban namin talaga. Ipaglalaban naman eh. Hanggang sa kaya. Oh, paglaban mo yung tamang tao, wag dun sa maling. Wag dun sa maling tao. Tama ko naman. Papaturo na daw siya. Shun po yan. Ajit Kundo nga ba? Pero na flameshot ni paring Roxy. Pero dito naman, eh wala na siyang flameshot na gagamitin. Pero dahil nga, 30 seconds lang ang flameshot, eh mas mabilis ang cooldown nun. Kesa dun sa mga spells na iba. Oh, di ba? Pero dito, kung nadali niyo, pwedeng sugurin na agad ang show. Kung nadali niyo, sigurado. Sigurado, siyam na buwan yan. Oo. Yun lang. O, oh, diba? Siyam na. Ilang buwan ba? Siyam nga. O, oh, diba? Kala ko manok yun pag siyam na buwan. Limang araw lang pala. Grabe naman yun. Medyo lamang na dito yun. Siguro pag nagkaroon ng mirror, no, maganda ang ikas natin, no, 5v5 tapos mirror. Paano mo kaya yun? No? Oh, arcade, paano kaya yun, no? Pwede yun, pwede yun. Oh, oh. Sabihin ko kay Monton mamaya. Pag ay, nakausap ko, mag-meeting kami. Taray. Mm. Shoutout kay Erickson Bordalo. Pa-shoutout kay RDG Squad. Ano? Shoutout kay N ng RDG Squad. Sakit na medyo. Masakit na show. Lagi akong patay sa Joehead pag 5v5. Nagtatamat kami sa late game. Semi-tank ako. Medyo masakit talaga yun. Yun lang. Idiniretso na ng Tori ni Kiel DJ. Ganun kasi talaga. No? Yun na talaga. Kaso ito lang. Na nga. Ay! Naku po mukhang mamamatay pa. Muntikan pa. Tago lang. Tago lang sa mga ano. Sa mga pinuntahan mo. Pwede yun, pwede yun. Muntikan siya doon. Pero galing na ginawa ni KLBJ doon, ha? O, pwede siya mag-defend sa bottom, tapos si KLBJ naman sa top, ha? Pinapush na. Tamang, ano lang, tamang tilaok lang ng manok dito. Yung sinasabi namin sa inyo. Hindi rin basta-basta ganun si show. Tsaka, ano, top player to, eh. So, expect the unexpected. Kumbaga sa mga top players natin, hindi naman sila maglalaro ng ML kung hindi naman sila ganun kagagaling. Oo, yan. And syempre, kay Nick Roxy naman, hindi rin naman siya makakapunta dito kung hindi niya pinataob yung mga sumali din sa ating King of the Dawn or sa 1v1 tournament ng Just ML. Pero naka-Blade of Despair na endless battle na rin si Joehead, Rosewood Meteor. Same with... At lamang dito si Gina, lamang dito si KLBJ, ah. Pagka inagra niya ng inagra yan, oh yun nga, nasipan eh. Pero pwede yan, kung gusto nila. Medyo delikado yung Joehead dun pagka pinilit niyang pasukin. Oh, Kalmahan niyo lang mga besi. Oo. Ooh, nakaku... Uy! Kuya, sakit yun! Tika lang po, Kuya Will! Napakasakit naman ang damage na yun! Saan ang galing yun? Naka-heptasis na rin pala. So, more on penetration dito. Na-it siya, pero shun po lang. Mag-shun po nga ba? Yes, mag-shun po dito. Ang isang KLVJ, pero napakasakit na rin ang damage niya. Wala siyang red buff, so medyo masakit. At ayun na nga! Nyx Roxy! Nako! Ay, hindi pa! Ano yun? Kala ko ipapush yung second tower. Hindi pa. 2-0 pa lang. Hindi, makakaabot pa dito si Kiel. Kaya pa. Tignan. Tignan natin. Hindi pa nagigigil si Kiel. 23 seconds, eh. Pero yun, isa na lang. Next isa na song. Uy, nag-debit na. Ah, wala na eh. Wala na rin. Na si Kiel. Hindi na rin kasi aabot. Hindi na aabot. Konti na lang eh. Yun na nga ang sinasabi sa hula. Nyx Roxy, mukhang may pinatutunayan sa mga top players natin. So game number 3 or series 1 ay mapupunta kay Nyx Roxy. Galing sa community cup 'yan, galing sa community 'yan ng 1v1. So na-shock may pinatutunayan. And Kelvin